March 2020, unang naramdaman ng paglaganap ng pandemyang COVID-19 sa ating bansa. Magkasamang takot at pangamba dulot nito sa mga mamamayan. Naapektuhan din ang paggawa ng mga husang loob na naglilingkod sa kagawarang ito. Iba't ibang suliranin ang naranasan sa mga kapatid na pumapasok at gumagawa sa fabrication. Bagamat nag-iingat na rin po kami na sa aming kalusugan, hindi po na namin maiwasan na meron din pong dinapuan sa amin ng karamdaman ng tinatawag na COVID-19. Yun nga po, halos mapilayan po ang aming departamento dahil nga po maraming tinamaan ng karamdaman. May pagkakataon po na alternate ang pasok ng mga tao. May 3 araw, palitan po ang pasok po namin para po ma-maintain lang po namin yung social distancing at yung pag-aalaga po sa kalusugan ng mga kawani po. Kalahati lang po ang pumasok dahil sa hinihingi po ng ating gobyerno yung tinatawag nilang health protocol. Kaya hindi po pwedeng lahat pumasok. Kaya kinulang po kami sa manpower. Yung iba po nating mga kasama, yung iba po natigil pagkat yung iba umuwi po sa pamilya, hindi na po nakabalik. Maraming na-lockdown na umuwi sa pamilya, sa probinsya, kaya kapos din sa tao, hindi lang po sa materyales. Kakulangan sa supply at mabibiling materyales ang isa sa nasagupang problema ng CSF. Yung mga materyales na aming ino-order ay hindi kaagad na ipararating ng mga supplier dahil nga po sa paghihigpit ng ating safety protocol. Nagkaroon po kami ng mga suliranin sa ating mga materyales o mga consumables po na ginagamit natin dito sa ating mga makinarya sapagkat karamihan po ng ating mga consumables na ginagamit ay nanggaling pa po sa ibayong dagat. Europe, saka US, marami pong materyales na doon po nanggagaling at may mga panahon bago dumating, kumisan 6 buwan, bago dumating, pag na-delay, lalabis pa po ron. Sa pagbili naman po ng mga machineries at iba pang mga kasangkapan, ay napakalaki din po ng naging solidarity natin bunga ng pandemyang ito. Dahil po, meron man po tayong pambili, ay wala naman po tayong mabilan. Dahil ang mga kinukunan po natin ay halos nagsara na. Halos wala na rin po silang maisupply para sa atin. Hindi rin sila nakaiwas sa mga matitinding kahadlangan sa pagbiyahe at pagde-deliver ng mga materyales. Bawat probinsya ay meron silang patakaran bago makapasok ang mga delivery trucks natin. Ang totoo, yung iba ay hindi agad nakakapasok dahil sa mga hinahanap na mga iba't ibang uri ng mga papeles na kailangan makuha sa mga pag-amutan. Meron po tayong mga driver at mga tainante na kung saan sa kanilang panahon ng pagdi-deliver, mga lugar silang hindi napasok dahil lockdown po. Mahigpit ang pinatutupad ng bawat probinsya. Maging sila din po ay nagkasakit nung panahon ng kanilang paglalakbay. Kaya na-quarantine sila ng matagal doon sa lugar na kanilang pinagdadalhan ng materyales. Ang mga naranasan ko po dito sa CSF na mga hirap kung paano ipadala ang mga kagamitan sa iba't ibang mga proyekto, ako po mismo ay naranasan ko yan bago po ako mapagkatiwalaan po na manguna po dito sa CSF. Naranasan ko mismo yan sa huling proyekto na pinangasiwaan ko bilang project engineer po sa lokal po ng Baler. Sa lokal po ng Baler o probinsya ng Aurora ay napakahigpit po talaga. Hindi ka basta makakapasok. Sinasalubong namin yung materyales doon mismo sa boundary. Merong pagkakataon, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 beses na doon po namin sinasalubong yung materyales, talagang hindi nila pinapapasok yung galing sa labas. At hindi lang yun, maging yung mga inspektor na dapat po na tumitingin ng kaayusan ng mga proyekto. Kaya talagang doon pa lang
naranasan ko yung talagang napakahirap na pamamaraan o sitwasyon sa pagpapadala po ng mga kagamitan sa iba't ibang proyekto. Subalit dahil ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay gawang nakalulugod sa Diyos, lahat ng mga suliraning bumangon sa panahon ng pandemya ay unti-unting nalunasan. Ang projects natin, continuous eh. Lahat ng projects, nag-aantay ng isusupply nating materials na finished product manggagaling po dito sa ating fabrication. Mahigpit po naming ipinatutupad po dito yung galing sa gobyerno o local government na mga protocol upang makapag-ingat na huwag magkahawa-hawa o huwag mahawaan po ng COVID-19. Ginagawa po namin yung pamalagi ang paghuhugas ng kamay. Laging may dala yung mga tao na sanitizer o alcohol. Lagi pong nakasuot po yung mga face mask po namin. Iniiwasan po talaga na mahigpit yung pagkukumpul-kumpul ng tao. Talagang physical distancing po. Dumaan kami sa antigen, sa swab test. Awan Diyos naman na nakakaraos naman kami na nasusuplayan yung mga dapat na ihandog na ng mga kapilya. Isa po sa paraan na ginagawa namin para makaagapay po kami sa mga pangangailangan ating mga proyekto, kahit po araw ng Linggo, nagpapasok po kami. Ito po mga nasa likuran natin, pumapasok po sila sa araw ng Linggo dahil malaki po ang ating pangangailangan sa ating mga produksyon. Hindi napigil ang Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan saan man panig ng daigdig. Sinisikap pa rin po namin na matugunan po ang lumalaking pangangailangan po ng ating mga proyekto. Wala naman po tayong mga proyekto na natigil din dahil sa hindi namin na tugunan ang kanilang pangangailangan. Sinikap naming maiprovide ang lahat ng documentation na aming kailangan upang mapuntahan namin ang mga lokal na nangangailangan ng repair. Hindi po napigilan ang aming section na ito upang magampanan namin ang aming tungkulin kahit po sa panahon ng pandemya. Sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos sa kasulukuyan po, ang mga gumagawa po ng ating mga makinarya ay healthy pa rin at patuloy pong pinakikinabangan po ng pamamahalan ng Iglesia para po sa pagsasaayos po ng mga makinarya dito sa ating pagawaan. Unang-una po, ang kapatid na Eduardo Manalo ay hindi po nagkukulang sa pag-aruga po at pag-aalaga sa amin. Kitang-kita po namin ang kanyang pagmamalasakit dito. Nagbibigay po siya ng lingap dito po sa aming mga trabahador, lalo na po ng panahon ng pandemya. Di lang po yun, may mga tinalaga din siyang mga ministro para maggabay sa bawat isa sa amin, para kami po ay manalangin, magpanata at bigyan kami ng mga lektura. Bahagi ng pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ay ang pagpapaunlad ng kanilang pananampalataya. Kaya isinasagawa sa kanila ang palagi ang pagtuturo sa kanila ng mga salita ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pamamahala sa mga aktibidad na isinasagawa sa aming dako, kagaya po ng buwan ng lektura, na ito po ay nagbibigay po sa amin ng ibayong lakas na siya po namin ginagamit para po maitaguyod namin ang aming pananagutan sa banal na pagawain po ng Iglesia. Sa aming pong mga naririnig na mga salita ng Panginoong Diyos, ay lalo pong nahuhubog ang bawat isa sa amin na kahit na maraming mga pagsubok ay hindi po naaapektuhan ang aming maayos na paggawa, sapagkat ang mga ginagawa po natin dito ay para po sa mga gusaling sambahan na nagbibigay o nakapagdudulot ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng tagubilin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kailangan po namin ang mga salita ng Diyos upang kami po ay patuloy na sumampalataya, umasa, at magtiwala sa Diyos at sa magagawa niya sa aming buhay.
saan man seksyon sila naatasan, ay nananatiling kabilang sila sa mga kusang loob na naglilingkod sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department at itinuturing na bawat bahaging kanilang iniaambag sa pagtitindig ng mga gusaling sambahan ay nakatutulong sa pamamahala ng Iglesia sa pagtataguyod ng iniutos ng Panginoong Diyos na magtayo ng mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. Ako po namin, nananatili ka pa.